Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots! Magandang, ano oras na? Hating gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko na Bawinyo at sa buong Mindanao, Madayaw, nga adlaw sa inyong lahat, no? Or gabi. No? At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyo lahat, mga lalabs, mga vayots, saan man sulok ng mundo. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, nako po, ito na. Noong mga nagdaang mga araw, nakakabwisit lang, no, sa mga social media, lalo na sa Facebook. Ang daming bully talaga dyan sa Facebook. Putragis na yan. Laging nagpo-post ang mga mainstream media sa takbo ng ating mga atleta sa Paris, sa France, no? Na lahat talagang zero. Tapos maraming mga nag-commit nun, tinatawanan, kinukutsa yung mga athletes natin na wala daw mga kwinta, huwag na lang daw pumunta doon. Ano yung mga magaling din ang mga putragis, no? So, uuwi na naman daw luhaan, 0-0, ganyan. So, imbis na ipagdasal ang ating mga kababayan na nakipaglaban, hindi madali ang kanilang trabaho sa training pa lang ng kanilang ginagawa bilang isang manlaro ng bansa. Mahirap na yung gawin. Tapos yung mga putragis na mga vlog, mga bashers, akala mo magaling. Magaling mangutya ang mga putang ina. So, ngayon, ayun, pahiya ngayon yung mga bashers dyan, no, dito sa mga Olympic natin na atleta sa Paris, France. Dahil si Carlos Yulo nakakuha po. Siya ngayon tinatawag na Golden Boy, no? Dahil back-to-back ang kanyang dalawang medalyang nakuha kahapon. Ngayon din nakakuha siya. At historic ang kanyang pagkakuha ng unang medalya na dahil sa loob ng isang siglo. Ngayon pa lang tayo nakakuha ng medalya. At si Carlos Yulo, yun. So, palakpakan. Sana din po, ipagdasal din natin, dahil naka-line up din po si AJ Obiena, na pangalawa yun sa world pool, no? Yung nagdadala, tumatakbo, nagdadala ng kawayan ba yun na inaano yung sarili doon, no? Tinatapon sa taas, tapos tatawid doon sa may parang lobid yata, yun. Basta ganyan. Nasa ano na din siya. Magkakamedal niya din yun. At sa ating boxing din naman, si Nis Tipitisio na proudly from sa Davao din yun siya, sa ano, Santa Cruz, kalugar yun ni Senator Bato de la Rosa, no? Nasa ano na din siya, kunting kimbot na lang din, at kung manalo siya doon, magkamedalya na din po siya. So pagdasal po natin yun sila, no? Si Nis Tipitisio at saka si EJ Obiena, na sana po makasungkit din sila ng medalya. Kahit hindi ginto, kahit bronze lang or silver, okay na yun. At least meron. So, yun, no, sila. Nagtiis doon, nag-training, nagtiis sa Pilipinas, nag-training, lahat-lahat. So, ngayon, nagbunga din naman. So, doon sa mga nangungutya, tumatawa, na mga potangin ng mga buzzers sa social media na walang ginawa sa kanilang mga buhay na kundi ay mangutya sa iba, potang ina ninyo, ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Kung may medalya na tayo dalawa, kung sarap isampal sa mga pagmumuka ng mga putang inang mga bashers na yun. To deserve ni Yulo, no, the Golden Boy. So, palakpakan ulit natin. Sandali. So, panalangin lang natin na si Nis Tipitisio, hindi niya makasagupa yung si Emin Khelef, no, yung parang yung babae daw yon na yung kanyang mga nerve, kung ano-ano pa doon ay panglalaki, yung tumalo doon sa Italian na boxer na si Angela Carini. Naku po, bugbugin ka noon, baka 10 segundo lang tumba. Wag lang po sa amin. Yan yun, maano.
So, mga kasagupan ni Nesty Petitio. So, ayon sa balita dito ng kanina lang dyan sa Pilipinas ng Manila, The Manila Times. So, ito si Yolo dahil unang ano pa lang niya ito, no? Gold medal. So, ewan ko kung ano, magkano yung makukuha ni Yolo dito sa ano, pabuya ng gobyerno bilang pagdala ng dalawang gintong medalya or karangalan sa ating bansa. So, nung unang ano niya, ginto, sabi dito ng The Manila Times, sa Paris Olympic gold winner Carlos Yolo to receive 10 million pesos, tapos isang brand new condo at marami pa. And many more daw eh. When Carlos Yolo comes back home to the Philippines, he stands to receive at least 18 million incentive from the government and a condo worth of 24 million pesos from Mega World. Yolo just delivered a dazzling performance that netted him 15 points and the gold medal at the Paris Olympic men's gymnastics floor exercise at the Bercy Arena on Saturday evening, August 3, tapos Manila time, you know. So, yun. Sabi pa dito, the gold was first medal for the Philippines Olympic gymnastic under the Republic Act 10699, also known as the Sports Benefits and Incentives Act of 2001. Filipino Olympic and Winter Olympic gold medalist will receive 10 million pesos on top of the Olympic gold medal of valor to be issued by the Philippine Sports Commission. So, kagaya ito kay Hedilyn Diaz, di ba, mayroon din siya nito at kung sino pa yon yung ibang nakatanggap din. So, Caloy could add to his 10 million if he makes the podium anew in the vault final set on Sunday evening, August 4. So, nakuha na niya, dalawa na gold medal niya. Meanwhile, Mega World on August 2 pleads a fully furnished two-bedroom residential condominium unit worth 24 million pesos inside the company's 50-hectare McKinley Hilltown ship in Taguig. Sana all. Doon sa BGC. Wow. Deserved din yun ni Yolo. Mga lalabs, mga bayots. So, dito yun, no, may bago. Ito yung kanina na pangalawang panalo niya. Carlo Yolo claims historic second gold in Paris. Ito yun. Gymnast Caloy, Carlos Caloy Yolo just cemented his status as arguably the greatest, if not totally the greatest, Filipino Olympian ever. The 24 hours after rolling floor exercise final, Yolo conquered the vault competition at the Paris Olympic Men's Artistic Gymnastics emerging as the first Filipino Olympic multi-gold medalist at the Bercy Arena. Wow! So yun, makukuha niya. So madagdagan pa yun. Yung una, may 10 million. So, madagdagan pa, magiging 20 million na. Tapos, kung ano-ano pa yung mga benefits which is deserve po niya yun, mga lalabs, mga bayot. Sana po, hindi na naman ito siya politikahin sa Pilipinas. Baka na naman, may andyan na naman, i-extra-extra na naman dan yung buwaya. Yung pinaka-head ng mga tatay ng mga buwaya dyan sa Kongreso. Baka magaya na naman yan doon sa Tokyo ba yun? Na tag 300 lang, tag yung gold medal, medalist binigay ni Bongbong Marcos, Tokyo Olympic ba yun, or kung ano ba yung last. Tapos yung pinakamababa, naka-bronze, 100,000 lang ang binigay. Baka anuhin na naman to sila, politikahin, or kumbaga sa Bisaya pa, daginoton na po ni sila. Administrasyon ni Bongbong Marcos, tandaan natin, bangag at ngiwi ang ating presidente, wala sa katinuan. Baka mamaya yung 10 million na yan, gawin lang yung 10,000. Okay, okay.
So sabi pa dito, ano pa? Sabi to, Olympic medal valor. Silver medalist will be given 5 million while bronze medalist will be bestowed with 2 million. So sana sundin ito ng ating presidente dahil hindi pa naman siya sumusunod ngayon sa batas. Siya ang batas. No? So congrats kay Yolo, tawag dito, Carlos Yolo, no? So mayroon dito ng taga-French ata to siya national na sumali sa pole vault kagaya ni AJ. Sino ba yun? AJ Obiena? Natalo tuloy siya dahil sa sobrang ducks ng kanyang alaga. Kasi panoorin nyo yung video. The whole run at the top of that pole. Leg shoot up and then just seemed to just be sloppy as he turned his body. The whole run at the top of that pole. Leg shoot up and then just seemed to just be sloppy as he turned his body. Ang sakit nun, sumabit, no? Eh, yun, natalo tuloy siya doon. Pero panalo siya, malaki kargada niya. Sana, no? Magtanong siya kay, ano, kay Vice Ganda kung paano magtali ng napakahusay na pagtali, no? Kahit magbiting suit si Vice Ganda, talagang hindi mo mahahalata no, na mayroon siyang lawit. Sana tinalian yun para hindi nasabit talo tuloy. Pero panalo pa rin siya at the same time. Ducks eh. Tapos trending pa siya, no? Worldwide, dalo na rin sa mga malilibog. Ay, tawa rin.